araw po, mga ma'am at sir. Ako po ay sumasaludo sa kagitingan ng mga magsasaka. Ako po muli ang inyong gurong magbubukid. Welcome back po sa channel natin. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, favor naman, pakisubscribe naman po ang ating channel at pakishare na rin ang ating video. Ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ang mga kaibigan o kapakipakinabang ng mga insekto sa talayan. Sa mga bagong nagsasaka, kapag nakakita tayo ng mga kulisap o anumang mga insekto sa palay, iniisip ko agad natin, baka peste na ito. Yan. Napapraning tayo kung minsan, mga kaibigan, mga mama at sir, kapag nakikita natin mayroong mga nakadapong mga insekto sa ating palay. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng insekto ay peste o mapaminsala. Ang iba sa kanila ay kapakipakinabang o kaibigan ng mga magsasaka. Tara, atin pong pag-uusapan. So ito na nga po tayo, mga mamatser, mga kaibigang insekto sa palayan. Okay? Ang una po sa listahan ay ang kuliglig o itim na kagaykay. So, ito ay kumakain ng mga itlog ng mga aksip, defaulters, armyworm, whorl maggot, at mga supling o mga batang planthopper at leafhopper na namiminsala sa ating palay. Sa Bisaya, sa Ilonggo, ang tawag dito ay sirom-sirom. Hindi po alam sa ibang wika kung ano yan. Siyempre sa Tagalog ay kuliglig. So, yan po ay kapakipakinabang o kaibigang insekto sa atin po. Sunod po ay tipaklong sa Kaparangan. So, ito po yung itsura ng tipaklong na dinudukoy po natin. Mahaba po yung kanyang antena. Hindi po kagaya dito sa isang tipaklong na to na maiksi ang antena. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng tipaklong ay kapakipakinabang. Pero maliit po kung mapinsala man, halimbawa, ay hindi naman po ganun karami ang maaring pinsala ng tipaklong kung mayroon man. Maliba na lamang kung lupos yung naminsala sa ating bukid. Siyempre, hindi nawala sa listahan ang maliliit na putakti. So ayan, kita ang picture. Kapag may putakti sa ating palay, huwag po ninyong papatayin o upsain. Kasi kung minsan galit tayo sa putakti, pero ang putakti po ay kapakipakinabang sa ating mga palay. So ang kanyang nagagawa ay karniwan niya ng pagkain ang mga itlog ng mga leaf holder, skipper, at yung mga tipaklong na may maiiksing sungay, uod, green semi looper, whorl maggot, aksip, planthopper, leafhopper, itim na atangya or black bug, at mga rice bugs. So kumakain yan ng mga iba't ibang insekto. Sunod po ay yung malalaking putakti. Siyempre, mas malaking putakti, mas masakit mga gat. So, ganun din po. Kumakain din sila ng mga uod, leaf holder, yung armyworm, yung harabas, at iba pang mga insekto na maminsala sa palay natin. Sunod po ay yung takinid fly. Ito, yan. Sa picture na yan, kinakain niya yung itlog at yung mismo uod. So parang pangkarniwang langaw lang siya, pero yung takinid fly ay mas malaki sa pangkaraniwang langaw.
Ayan, napaki-paki na habang yan. So, dyan yung mirid. O yung birding atangya. Iba po ito sa atangya na naibinsala. So, mas mataba po yung nakita natin. Mas mataba po yung katawan niyan kaysa doon sa pisting atangya. So, ano ba ang pakinabang nito sa palay? Okay? So, gamit naman ang kanilang uso, pinuputas nila at sinisipsip ang mga itlog ng mga nasabing piste tulad ng plant hoppers at leaf hoppers, mamaser. Kumakain din sila ng mga supling, ng mga batang leaf hoppers at plant hoppers. So, ang isang mirid or birding atangya ay kayang kumain ng ito hanggang 10 itlog o 5 batang hoppers isang araw. So, kung marami yan sa palay natin, malaking kabawasan. Yan yung tinatawag ko ng mga biological controls. Sunod po yung ating tigring sa lagubang. Yan yung itsura niya, oh. So, yan, sa picture, kumakain siya ng uod. So, alam niyo naman, ang uod, kalaban talaga ng palay yan. So, ganun din, kumakain din siya nun. Sunod po yung pagung-pagungan. Sa English, ito ay ladybug. Ito yung kulay dilaw siya. Ayan. So, nangangain din niya ng mga batang plant hoppers. So, kung nakakita kayo nito sa palay, okay, mag-alala. Kasi yung sa talong, hindi yan ito kaminsala, mamaser. So, yan ay kaibigan ng mga pagkasaka. Sunod po, tutubing karayom ito. So, ganoon din. Kumakain din sila ng mga batang hoppers. Mga uod. Alam niyo po, yung mga insekto sa palay na namiminsala ay nagsisimula sa uod. Kaya ang nangyari, makain niya ng mga mababait na mga insects, so mabawasan tayo ng alalahanin. Siyempre po, tutubing. Napaka-common na insekto ito sa palay natin. Okay? So yung tutubing, nangangain din niya ng mga kwan, yung mga kulisap na nagiging nananay ng mga stimburer. So kung marami yan, ayos, ayos na ayos. Sunod. Wala na pala, naubos na. Okay? So, gusto ko pong magbigay ng credits mga mama sir. Gusto ko pong magbigay ng credit sa DA Bill Rice Rice Handout 2016. Gusto ko pong magbigay ng credit sa Google para sa ibang mga images na ating ginamit. Slides number 2, 3, 6, 7, 10, and 11. And the rest of the images are taken from the Rice Handout 2016 na i-produce ng Phil Rice ng Department of Agriculture. So, meron naman po tayong mga copyright na na-abuse. Just let me know po, mga mamaser, paki-comment lang dyan sa baba para magawa po natin ang karapatang action. Nais ko pong sabihin, muli, gusto ko pong pasalamatan ang lahat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to share this video para marami pang mga kaibigan natin, mga magsasaka, ang maaaring makinabang. Salamat po. Paalam.